Welcome guys sa Bayan Trading Channel. Bali, delivery tayo ng mga stocks. Kahapon na nakapag-review, pasensya na sa mga sipin na nanonood. Pasensya na, so bawi ako ngayon. Quick intro lang kung bago ko sa channel. Click mo subscribe. Hit mo yung bell para ma-notify ka daily na lalabas namin na content. So, hopefully by future siguro by next month, mag-start na lang mag-review ng mga global stocks. So, medyo nag-active kasi ako dun ngayon kasi yun nga yung PSE medyo bagsak. So yun na, start natin PSCI, syempre index, yun ang pinaka-benchmark natin. So yun nga, yung 7.5 level, hindi niya na balikan itong area na to. So, dito na nabuo yung resistance eh. So kita ko naman. Actually zone yan, mula dyan, ito kasi yung pinaganohan talaga, pinagbagsakan. Okay? So, dito siya nag-close last week, itong week na to. Tapos, close naman siya nakaraan din. Pero doon yung tsura niya. Okay, so, 5 days yan. Good close siya nung nakaraan. So, yun nga lang, pag open niya, holding pa rin yun, dire-direct siya na po ba. Yung problema. Hindi, siyempre, ganun pa rin ang buy sa index. Ano pa rin to, sideways to bearish, pero more on bearish na. Kaso, na-hit niya na yung ano natin eh. Na-hit na yung 7-2 level. So, hopefully, hindi na yun umabot doon. Kung titignan nyo naman, yung top trend line niya, talagang lahat pababa yung tulak. So, wala tayong madaanan dito na event. Although maganda yung closing niya today, hindi pa rin ako sure kung magkakaroon ito ng magandang recovery tulad ng nangyayari. Kung consider yung mga nangyayari ngayon, siyempre global, and ko marami uncertainty. Okay, so, ba't ba importante yun? Mas maganda siya maging benchmark pag ganito na yung index since long-only market tayo sa Pinas. Iwas-iwas muna sa pag-trade. Okay. May mga outliers, hindi naman nawawala yan, pero syempre hindi ganun kadali mag-spot. Okay. Kung ganito ang market, nahahanapin na natin yung talagang mga momentum, okay, hindi na yung bottom peak. Okay. Since bottom peak, start tayo kay ISM. Ito, hindi ko alam story nito yung ISM. So, pero by price action ko at tinitingnan, yung mga nagpa-review sa akin ito last time, talagang ang bias ko nun is hanggat dito gumagalaw ng strong above 3 peso nung bumagsak na talaga ng price. Dito na yung bumagsak, ito na. Mula dito, bumagsak na siya dito yung 2.96. Tapos umangat naman. Hindi alam dito, pagbaba dito, wala na. Redirection na parang mga gulpi talaga eh. No, may mga fundamental lumalabas na hindi ko alam kung parang magbenta ba ng share si Mr. Dennis Uy, kaya nagkaroon ng bad impact. So, hindi ako sure dun guys. Pero, based on price action, kung wala kang hawak nito, huwag ka na sumalo. Medyo mabigat to pag sinalom eh. Ang problema kasi sa karamihan, sa iba, hindi naman lahat. Sa iba, pag nag-dip, isipin nyo nangyari kay CHP. Nung nag-dip, diba? Salo na salo ibang buyers dun. Tapos yun, dire-diretso pa rin yung pag-dip niya. So sa gantong story ni ISM, ito na yung newly formed na base niya. Ito na. Okay, hindi ko na pagbabasehin yung mga luma kasi wala din namang para sa wala din namang ano yun eh. Wala din namang bearing na yun kasi dito na yung ito yung price na galawan. So hangga't di nakapag-establish siya ng galaw niya pataas, dapat nga above nitong area, itong zone na to eh, kasi andito yung binagsakan niya talaga eh. Okay, nag-hold, umangat, tapos hindi kinaya yung trendline, bumagsak diretso. So, kailangan makaangat siya rito. Okay, at least 3 peso dapat para magkaroon siya ng strength. Pero kung gusto mo talaga saluhin yan dyan, actually, kung babakatan mo to ng FIB, again, kanya-kanya tayo ng pagbabakat ng FIB. So, hindi natin alam kung, hindi ko alam kung tama ba sa inyo to o hindi. So, nasa inyo pa rin. Pero kung babakatin ko yan ng ganyan, hanggang siya babagsak, binasag niya rin yung 168 eh. Okay, yung 1.618 level. So, binasag niya yan. Nag-try siya umangat ulit, pero hindi na siya makaangat. So, yung momentum niya talaga pababa. Kaya isang wala kang hawak, huwag ka muna mag-participate. Kahit siguro, di ko alam kung applicable ba sa investor to, hindi rin siguro. Kung gusto mo talaga mag-participate, yung quick cut ka lang. Ganun lang naman eh. Mahirap iwasan pag nasa harap ng screen. Pero hanggat maaari, kung ganito yung galawan ng PSE, huwag ka muna mag-trade. So, ang cut mo rito, quick lang. Siguro, mga ilang tick lang. Tapos, anuhin mo na. Kaso, ang taas ng volatility niya, kung titingnan niyo. Ito,
0.30. Wala, pakita natin yung volatility niya. Ano, ito niya yan. 0.31 na. Ito yung, ano, yung ATR niya, yung ATR value, is nandito tayo, 0.31. So, since ito yung closing niya, ito yung galawan niya, 16%. Average, 14 days average, ha? Ayan ang galawan niya. So, kung kaya nyo sikmuraan yung ganyang bagsak, siguro small allocation, ubra yan. Okay? Hindi naman tutulad ni MWC na biglang lumilipad pataas. So, kailangan mong skeptic tayo sa pagbili nito. Kaya ISM. Okay? So, fruit. Ayan, ganda ng ano, ganda ng chart ng fruit. Kaso, okay sana to eh. Actually, gusto ko itong i-trade kung ang galaw ng market natin solid din. Pero, wala eh. Talagang bagsak eh. Actually, week-to-week ako mag, guys, week-to-week ako mag, connect. So, ayan. Pwede nyo rin tingnan dito. Pakata natin. Form channel na kasi. Channel talaga ito na ganyan. Nag-resist. Channel ito nag-resist. So, again, guys, iba-iba tayo tumingin ng chart. So, para sa akin, tinignan ko siya na active ng channel, kaya nagkaroon siya ng resistance. Pero kung titignan niyo maigi, okay. Ito from this zone, nung nabasa niya itong zone na ito, nung inangat niya na yan, okay, inangat niya, nagkaroon ng initial liquidity, bumaba, may mga nag-bodega. Pagpalo, paangat, may nag-liquidate ulit the next day. Kaya ayun, tulad na sabi ko dati, konti-konti, na mag-liquidate dyan, sell on strain, kasi kumaga, ipit na sila eh. So kailangan nila makalabas ng kahit konting gain lang. O kaya kahit konting loss lang yung ma-incur sa kanila. Kasi, kaysa naman bumagsak uli yan, tanggapin na lang nila yung talo nila. So, currently naman, since tapos na yan, currently naman nasa support zone siya. Yun nga lang, nasa ilalim. Okay? Yan, nasa ilalim siya na support zone. Spinning top siya. Ganito ko siya titingnan, ha? Siguro iba titingin yan dito. Pero okay lang naman, nasa inyo naman yun. Nasa ilalim siya ng spinning, nasa ilalim yung closing niya. Ibig sabihin, kung titingnan ko ito na ganito, hindi na malakas si Frutas. Okay? Kung gagawin niya ng panibagong bias, pwede yung trend line. Okay? Pero syempre, kung ano yung mas malakas sa inyo, kung ano yung mas nagagamit sa inyo. Pero kung ako yan, dito ko titingnan yan. Kung sasalo ka dito, either para sa akin, ang pinakamaganda yung mag-breakout nito, 2.07, okay, o kaya quick trade dito sa support. Kasi pag support na, down momentum na yan. Baka mamaya head and shoulder pattern lang bubuoy na ito. Eh. So, hintay mo na lang bumaba yan. Tapos, saluhin mo. Ito, i-trade mo itong range na to. Okay? So, yun lang kay Fruit, guys. Si Tech. Ito namang si Tech. Nagbenta na ako dito kahapon. Hindi kahapon, ha? Yung day before. Nagbenta na ako dito. Nag-out na ako dito around 10.40. So, nag-average ako sa kanya ng 10.10, ganyan. 10.0, 10.10. Tapos 10.40 ko na siya i-binato. Kasi wala na yun. Parang nawawala na ng momentum para sa akin. Ito, solid pa to. Solid na itong momentum. Siguro kung titignan ko to, ito yung binong, tinignan ko to nung una, it's falling wedge. Kaso para sabi ko, parang hindi ganun ka solid yung galaw niya. Okay? So, may mga ano rin, may mga levels din tayo, yung mga binabakat ko nung nakaraan, ganoon pa na tinitingnan. Nga lang, yung pahinat yung pattern niya, descending triangle na. So, pag bumagsak yan, ito yung next level na titingnan natin. Siyempre, ito yung previous higher high. Okay, previous high, initial high yan eh. Okay, initial high. Tapos, dapat nga bago pa lang yung bumagsak dito, naka-out ka na dito. Kasi ang laking range ito. 17% range. Okay. Ano lang, kailangan mag-hold tong area na to. Okay, kailangan mag-hold yung area na yan. So, linisin natin. Kailangan mag-hold to. Kasi kung hindi malalim-lim na yan, at kailangan basagin yung itong zone na. Ito talaga yung makunat eh. Ito. Ang kunat ng zone na, hindi mabasag-basag. At aangat dyan. Ito nga. Ang tagal nag-support dito eh. May paasa to eh. Kala ko rin dito na talaga magkakaroon ng ng solid na base eh. Tapos yun, dire-diretso. Yung MA20 naman niya, yan ah. Yan ang pangit natin yun, diba? Nung dito ko palang tinitingnan yan, medyo good pa sa akin.
Pero nung ito na itsura, wala na. So, tinapon ko na. Okay? So, yun lang kay Tech. Kita yung mga winners and losers. Wala naman masyadong, ano ngayon, talaga na naka-ISM lahat eh. Okay? Ito si Euro. Ito, grabe ito. Ang dami siguro pinayaman ito ng Euro. Ayun, no? Dead ka dito pag hindi ka nag-out. Para tong web eh. So, kay Euro, baka takaw ito ng feed. May gusto kasi mag-trade eh. So, dito kasi titingnan, kung saan yung feed ko dito, tapos ito ko siya baba kasi. So, wala na. Okay, pasensya na. Wala na to ah. Para sa akin, wala na to. Ano? Wala nang bearing to. Para sa akin. Kung scalp pwede, ibabaan nyo yung time frame, hanapan nyo ng mga levels. Pero itong solid na to, medyo makunat na yan. Baka hindi na yun talaga umangat. Si Euro. Okay? MWC, bisitahin natin. So, yun nga. Ito sa MWC naman. Ayun, at yung mga previous level na pinaplat natin. So, tingnan natin. So, currently, nakasalo yung 20 EMA. Okay, so, meron ka support zone. Kung magsusupport. Yun yung tanong niya na. Kung magsusupport, may area na yan. Tapos meron kang trend line. So, para sa akin, good conviction ang trade yan. Pero, kailangan quick cut. Ito kasi, ang galaw nito, may napisa ng galaw nito, 0.99, 996. 7%, more or less, 10%. Yan, ganyan na. Sipin na natin. So, yung cut mo dapat para sa akin, at least kalati lang niya kung quick scalp ka lang. Kasi ang laban mo dito is yung napakaliit na chance na kumbaga yung probation mo sa cut is maliit lang pero at least yung upside niya medyo mataas para kung sakaling mag-cut ka man o hindi ganun kasakit kasi mababa lang. Nga lang, gusto mong bigyan ng galaw pa yung stock at least yun, 180R para sa akin. Ang pinakamagandang galaw. Okay? Kasi next support niyan dito naman. Yun, sakto nga sa next support mo. Almost. Okay? Almost yan. So, yun na kayong WC. Yun muna guys, yun lang naman yung mga main movers. Wala na masyado. So, happy trading na lang. Last year trading. Ingat sa pag-trade. Again, kung gusto mag-trade ng global, may group ako. Register kayo sa eToro. Link natin sa baba. Tapos, i-add to kayo sa group. So, nag-share ako ng mga chart ko ng mga tinitrade natin. Crypto, global stock, at saka mga forex din. Okay? Thank you guys and God bless.